Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa programa nating Araw-Araw na Pagpapala. Ang tanging nais natin ay maibahagi sa bawat isa sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mga pagpapala na inilalahad niya sa kanyang Biblia o sa kanyang salita. So pagbulay-bulayan po natin ngayon ang mga awit o psalms, no? Mga awit 112. Umpisahan po natin sa verse 7. Ang sabi po sa verse 7, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Okay, basahin po natin ulit yan sa Psalms 112 verse 7. Hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Ako, napakaganda pong pangako yan. Sa dami ng masamang balitang na papakinggan natin, di ba? Ang sabi ng Panginoon, dapat daw hindi tayo matakot dahil may tiwala tayo sa ating Panginoon araw-araw. Minsan pa po, basahin po natin to. For the last time, minsan pa po, basahin natin to, okay? Psalms 112 verse 7, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. So, tunay ngang maraming makakarinig, maaring makarinig tayo ng masasamang balita, no? Kwento o makabasa tayo ng hindi kanais-nais na balita o mga report, no, sa araw na ito o sa mga susunod na araw, mga susunod na panahon, no. Kung magkagayon ay mahigpit na bili ng Panginoon sa atin, ay huwag tayong matakot. Huwag kang manginig, no. Huwag kang mawindang, no, sa masamang balita. Maging matatag ka at kahit may masamang balita, ay patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Meron ka bang inaasahang masamang balita sa araw na ito? Mga report ng doctor's report, tawag ng bangko, o tawag sa school, magtiwala ka sa Diyos. Siya ang tutulong sa iyo at sa iyong pamilya. Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, ay huwag tayong mabalisa. Ayan po ang pinaparating sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Huwag kang mabalisa sa araw na ito. Ang Panginoong Hesukristo ay pinagbayaran ng lahat ng ating mga kahirapan at ang mga pagkukulang. Hindi po ba napakabuti ng Diyos sa atin? Pagbulayan natin, God is so good. At tinanais niya ay mabubuting bagay ang mangyari sa atin sa araw. Ito yung kanyang pagpapala ay makaabot sa atin. Walang katulad ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Madali tayong mabalisa kung minsan, di po ba, sa mga problema at sa masamang balita. Totoo naman po yan. Sino ba ang hindi? Subalit may magagawa tayo from our end. So ano pong magagawa natin kung nakaharap na tayo sa masamang balita? Kahit ngumungingay ka, sumigaw ka, magalit ka, hindi pa rin magbabago yung masamang balita, no? So ano ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos o ng Biblia, ang advice niya sa atin? Una ay magtiwala tayo sa Lord. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, talagang believer ka, then pwede ka magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, humingi tayo ng talino or wisdom upang makahakbang o makakilos tayo ayon sa kanyang kagustuhan. May pagkilos rin po tayo, may pagkilos ka rin. Bibigyan tayo ng mga instruction ng Panginoon. Paano yung kilos natin? Ano yung gagawin natin? Hayaan mo na ang pagkilos mo ay may biyayang talino mula sa Panginoon. Hingin po natin yan, Lord, give me wisdom sa lahat ng ma-action ko, gagawin ko, decision ko sa araw na ito. So patuloy po tayong magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Ang laking tulong po niyan, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kagaya nyo ngayon, nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos dito po sa inyong programang Araw-Araw na Pagpapala. Ganun rin naman, maging maayos ang ating pananalita na naaayon sa diwa ng Biblia. In other words, dapat yung mga salita natin naka-align or positibo ang takbo ng ating mga pag-iisip na bumabagay sa ating mga
salita, 'di ba? Kung ano yung pananampalataya natin, ganun din ang takbo ng ating salita. Kung ano ang sinasabi mo, sabi nga ay mangyayari sa iyo, no? Ang Biblia po ang nagsabi niyan. Kung anong sinasabi mo parate, kino-confess mo, dinideklara mo, ay yun nga ang mangyayari sa iyo. Halimbawa, sinasabi mo, nako, pangit na mga araw na 'to, ang hirap-hirap ko na, wala na akong makain, 'di ba? Wala na ang pag-asa. Ay, yun nga ang mangyayari sa iyo. Pag negatibo, ang resulta ay negatibo. Pag positibo naman ang iyong mga salita, o may pag-asa ang iyong mga salita, then positibo po ang kalalagyan nito sa ating buhay. Pagpapatuloy po natin ang pagbasa ng Awit 112, okay? Ang 112 verses 8 to 9. Ito talagang bubulay-bulay na tayo sa Psalms 112, o mga awit. Sabi po sa verse 8, hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli, makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Verse 9, nagbibigay siya sa mga dukha at sa kanyang kabutihan ay maaalala magpakailan pa man. Ang kanyang kakayanan ay lalo pang dadagdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Mga awit verses 8 and 9. Ulitin po natin, tignan ko po yung verse 8, basahin po natin at verse 9 ng tuloy-tuloy. Sige, sabay-sabay po tayo. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha at sa kanyang kabutihan ay maaalala magpakailan pa man. Ang kanyang kakayanan ay lalo pang dadagdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Mga awit 112 verses 8 to 9. Pagbulay-bulay, layan po natin ang mga mensahe ng Diyos sa atin ngayon at tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng mga masamang balita, mga problema, kagaya ng mga problema sa salapi, di ba? Kakulangan, no? Problema sa pagsautang, pagkakautang, sa pamilya, may mga lumaya sa mga anak, no? Sa pamilya, matinding away ng mag-asawa, mga sakit, problema sa trabaho o kawalan ng trabaho ay may katapat na solusyon sa salita ng Diyos. So kailangan po nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para makita natin yung solusyon. Okay? May katapat din yung pagpapala, no, sa araw na ito na meron tayong access sa salita ng Diyos saan man tayo naroroon o saan man tayo pumaroon. So tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, na kami nagkaroon ng pagkakataon na magbulay-bulay ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, salamat sa pangako mo, Panginoon. Kung kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, wala anumang masasamang balita. Tunay ngang nangyayari ang masasamang mga sitwasyon sa aming paligid. Subalit ang masasamang balita na ito, Panginoon, ay hindi, Lord, gigiba ng aming pananampalataya sa iyo. O hindi kami mako-confuse, Panginoon, hindi kami magi-give up, Panginoon. Pagkat sinabi mo, Panginoon, na ikaw ang may bibigay ng katatagan sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa oras na ito. Pinapanalangin po namin lahat ang mga pamilyang nakatunghay ngayon sa iyong programang Araw-Araw na Pagpapala. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Supply all their needs, Panginoon. Lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Touch them, Lord. Give them favor, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord, kung kami po ay mga nagkasala sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga salitang lumabas sa aming bibig na hindi ayon sa iyong salita, Panginoon. Taliwas, Lord, sa mga plano mo. Taliwas sa mga dineklara mo sa iyong salita. Lord, marami pong salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang aming bansa sa araw na ito, Lord. Salamat, Lord. Ilayo niyo po kami sa lahat ng mga bagyo, disasters, mga baha, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. At Lord, pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa at pagpapalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya sa araw na ito. God bless you and bye-bye. Na 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 sa